Sa kulungan ng bagsak ng lalaking nag-aalok umano ng posisyon sa gobyerno kapalit ng pera. Ang pakilala raw ng suspect, kamag-anak siya ng executive secretary. Yan ang tinutukan ni John Consulta exclusive. Pagkakuha ng senyas. Mabilis na pumasok sa restaurant na ito sa QC ang mga tauhan ng NBI NCR para arestuin ang suspect na si John Lawrence Rin. Na-recover sa lamesa ang 500,000 pesos na tinanggap umano ng suspect sa kanyang transaksyon sa isang kumplainan. At baril na walang rehistro at mga bala. Sumbong sa NBI, nagpapanggap daw na kamag-anak ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang suspect at nag-aalok ng appointment sa gobyerno kapalit ng pera. Kabilang daw riyan ang pwestong Deputy Director for Special Projects sa PMS o Presidential Management Staff, Assistant Director ng NFA at USEC sa DTI. Sabi niya, dahil bata yung anak ko, hindi pwede sa DTI, inano niya sa NFA. So ginawa niya 600,000. In-entice muna kami dahil kasi the reason na pwede siyang mag-appoint ng ganun because siya ay nagpakilalang paboritong pamangkin nitong executive secretary. Yung number na yun, nag-appear sa akin yung picture ni executive secretary. Kino-congratulate niya ang anak ko para doon sa position na yun. Then later on, tumatawag na lagi sa akin. Then June 10, something like that. Yun nga, biglang pati ako i-appoint na nila. Nabisto lang daw ang suspect sa kanyang modus nang magkamaling tumawag sa kanyang binibiktima gamit ang numero ng nagpapakilalang si Bersamin. Ayon sa NBI, aabot sa 4 na milyong piso ang nakuha ng suspect sa mga biktima na nakunan niya ng pera. He's using another person on the other line na witty rin, marunong din sumagot, convincing ang kanyang mga sagot, kaya napaniwala and even the voice, yes. Para seemingly, kala mo si Executive Secretary, he assumes to have connections, big connections in Malacanang. He offers that if you want a directorial position or undersecretary position, kaya daw niya ilakad. No comment ako, sir. No comment. Sinisigap namin kunin ang panig ng suspect, pero tumanggi ito. Pumunta kayo dito sa amin para makapag-file din kayo ng kaso at establish natin na ito ay fraud. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong klaseng gawain. Nagbabala siya sa publiko na mag-ingat sa mga nagtatangkang magbenta ng mga posisyon sa gobyerno.